After ko makapag-test ng 100 trades sa iba't ibang setups, I think meron na tayong sapat na data para makagawa ng list of top 3 trading strategies that really works. Disclaimer muna mga kaibigan, lahat ng pag-uusapan natin dito ay gagamitin lamang natin sa pag-aaral at hindi ito magbibigay ng 100% garantiya sa ating financial system. Trade at your own risk pa rin tayo rito at do your own research when it comes to financial literacy. At ito na nga, I'm expecting na magagamit natin ng mga technique na ito sa stocks, forex, at crypto market. Lalo na sa mga nagsisimula pa lang at wala pang idea kung paano kumita on trading market. Kung first time mo pa lang na nakapanood sa channel na ito, make sure na pindutin ang like at subscribe button at para makagawa tayo ng mas marami pang video na kagaya nito. Tara, simula na tayo! Let's go! Unahin na natin i-dissect ang moving average cross strategy. Dahil ito ang pinakasimple at popular at sobrang daling intindihin, lalo na ng mga newbies. Recently ay tinest ko ang strategy na ito ng 100 beses. Nakapag-create ako ng magagandang profit in the long run. Wala itong mataas na win rate kagaya ng ibang strategies na pag-uusapan natin ngayon. Meron lamang itong 48% win rate. Pwede mo iset ang strategy na ito sa 1:1.5 risk-reward ratio or RRR. Merong dalawang version ng strategy na ito. Una ay yung paggamit ng EMA or Exponential Moving Average Strategy kung saan ay kailangang mag-crossover ang dalawang EMA. At ang isa ay yung Simple Moving Average Crossover Strategy or SMA Strategy. Basically, mas mabilis lamang ang EMA kumpara kay SMA Strategy. Usually, ginagamit ito sa mga swing trading. Pwede rin gamitin ito as trend following technique. Ang mga baguhang trader ay mas mainam na i-follow ang trend dahil nandoon ang mas malaking gain na pwede nyong makuha. Let's begin with Moving Average Technique. Mag-add lamang ng dalawang moving average at i-setup natin ito. Click mo lang dito sa settings at kailangan lang natin palitan ang default number na 9×21. Dito yan sa loob ng inputs. Gawin mo na rin yellow ang kulay at medyo kapalan ang linya para mas kitang-kita natin ito. Set mo na din yung isang MA na may value na 9×21 lighted pink para may kasama yung dilaw na linya natin. Ayan, mukha nang maayos. Meron na tayong dilawan at pinklawan. Joke lang, wala akong hilig sa pool politiko. Tandaan, kapag nag-cross na si 9MA pataas at pumailalim na si 21MA, that will be a buy signal for us. Ganun din naman kapag napunta sa ilalim si 9MA at nasa taas naman si 21MA, that will be a sell signal for us. Maganda gamitin ito sa 30-minute time frame at play mo lang ang swing play nito or kahit ang trend following. I-type mo lang sa comment kung gusto mong gumawa tayo ng video para sa swing play at trend following play. Don't forget na ang 9 moving average ay ang ating fast MA at ang 21 moving average naman ay ang ating slow MA. Ngayon, kapag gagawin mong technique na ito, saan dapat ilagay ang stop loss? Tuwing magpakita na ang ating buy signal crossover na 9MA at 21MA crossover, pwede na tayong mag-enter dito after mag-close ng candle. At ilagay ang stop loss sa ilalim ng swing low. Pwede kang mag-set ng iyong take profit level sa nice na level or percentage na gusto mo. Ganon din naman sa short trade. Kapag nag-cross na pababa si 9MA, maaari ka nang mag-enter ng short position. Ilagay lang ang stop loss sa taas ng recent swing high at mag-tipi sa level na naisin mo. Pero gaya nga ng sabi natin, medyo mababa ang win rate nito. At hindi siya ganon kahusay kagaya ng iba na tatestingin natin ngayon. Bakit? Dahil sobrang dami ding mga wrong or false entry ng crossover technique na ito. But,
If ma-identify mo kung saan papunta ang trend, then you are one step closer to making a good money in trading market. Dahil nasa trending talaga ang malaking porsyento ng mga gains. Kaya iwasan mo na lang siguro ang mga non-trading pairs or yung mga nagko-consolidate. Ang susunod na strategy natin sa video na ito ay mas maganda ang result kaysa sa naunang technique natin na si crossover MA. Ang tawag natin dito ay alligator strategy. Isa rin itong trend following strategy but slightly mas okay siya versus sa crossover strategy. Nang tinest ko ang alligator strategy ay nakakuha ko ng 50% win rate sa pamamagitan ng risk-reward ratio na 1:1.5. Ang isa sa kagandahan ng alligator strategy ay madedetect niya kung ang isang presyo ay nagko-consolidate o hindi. Since maraming mga baguhang trader ay natatalo kapag nasa sideways or consolidation ang isang market, mas mainam na maintindihan natin itong technique na ito para maiwasan natin ang mga consolidation area ni market. Ang alligator indicator or kilala din sa tawag na Williams alligator ay isa sa mga useful na strategy na makikita natin. Madali lang ito maintindihan, hindi dahil sa pagiging simple niya but because of its name na sobrang catchy na makikita natin sa trading view. Tara, iyan na natin sila sa ating trading view. Magpunta lang sa indicator search tab at piliin ang William Alligator. Ang alligator ay mayroong tatlong linya. Kahawig lamang ito ng mga linya ng moving average. Ang tawag sa kanila ay jaw, teeth, and lips. Tama ka sa narinig mo dahil ang totoong alligator ay mayroong jaw, teeth, and lips. Obviously, ang malupit na si Bill William ang gumawa nito at ginawa niya ito para ma-detect ang kasalukuyang trend ng merkado. Sabi niya, halos more than 70% of the time ay gumagalaw ang merkado ng sideways at ang trend ay mayroon lamang 15 to 30% kadalasan. Naniniwala si Williams na ang mga institutional brokers makes more money sa mga strong trending markets. So paano gamitin ang alligator technique? Kapag ang price or candlesticks ay nasa ibabaw ng tatlong buhit na sina jaw, teeth, at lips, considered na ito ay nasa uptrend movement. Gayun din naman kapag nasa ilalim ang price ng indicator na ito ay nasa downtrend movement naman si market. Katulad ng jaw, teeth, and lips ng totoong alligator, kapag magkakalayo ang tatlong buhit na ito, si market ay nasa strong uptrend. Pwede nating isipin na kapag wide open ang bibig ng alligator, siguradong gising na gising siya. At kapag naman close to each other ang jaw, lips, teeth sa isa't isa, we can consider na si market ay nasa range at maaaring iwasan muna o huwag muna mag-trade. Since Bill Williams said that money is usually on a trending market, then dapat we avoid sideways or range markets. Tandaan, basta ang mga linya ay magkakahiwalay, ang alligator ay gising. At dahil gising ang alligator at mas taas ang mga candlesticks or ang price, it is considered as an uptrend. Dumidepende yan sa layo ng mga linya sa isa't isa. Kapag magkakalayo sila, siguradong strong uptrend yan. Kung hindi naman ganoon kalayo, it is just a decent trend. On the other hand, basta close to each other ang alligator lines, makukonsider natin na nasa range si market. It is simply means that there is no trend going on at dapat iwasan na mag-open ng any positions. Pwede mo masabi na natutulog ang alligator. Karamihan ng newbie trader dito natatalo. Kaya dapat tayo iwasan na natin yan para hindi tayo masama sa mga talunan. At kapag naman nasa ilalim ang price ng alligator line, nakabukas ang bibig ng alligator. Syempre, gising si alligator. At dahil nasa ilalim ang price ng line, we can consider the market to be in the downtrend. Gaya ng sa uptrend, malalaman natin kung gaano kalakas ang trend. Basta ang mga linya ay magkakahiwalay sa isa't isa, then sigurado na malakas ang trend ng market ng mga oras
na yon para naman sa pinakamalakas na aking na-testing na may 60% win rate sa loob ng 100 trades at siyang nagamit ko rin para madoble ang account ko o yung tinatawag na DYM. Walang iba kundi si MACD Strategy. Sobra dali nito at pwedeng-pwede para sa mga newbie or beginner trader. Madali lang nila ito maintindihan at ma-execute. Basta merong tamang pagkakaunawa sa risk management, malaki ang chance na mag-success lahat ng klase ng trader. Money management is more important than any strategy. 60% win rate ang kayang ibigay sa atin ng MACD strategy with 1:1.5 risk reward ratio. Kagaya rin ng mga nabanggit natin kanina, the MACD is also a trend following strategy setup. But ang kaibahan ng MACD, hindi ito basta-basta nagbibigay ng entry signal. Pero once magbigay na ito ng signal sa atin, sobrang laki ng probability na magbigay sa atin ito ng malaking reward. Since MACD does not give us frequent entry, mas madali itong magagamit ng mga beginner at kaya nitong palubohin ng account ng mga baguhang trader. As long as hindi mawawala ang proper money risk management. Let's add MACD now. Hover your mouse on indicator search tab, then add MACD. By default, merong two lines na nakalagay sa MACD. Isang blue line na siyang MACD at isang orange o red line na tinatawag na signal line. Ang MACD crossover strategy ay napakasimple lang. Basta mag-crossover na si MACD above the signal, we can consider that as a buy signal. Pero dapat below ng 0 histogram at malayo sa histogram ang linya para maging qualified sa ating buy signal. Yan ang isa sa mga rules. May isa tayong maliit na problema with this MACD technique. Walang maayos na magsasabi sa atin para ma-identify natin ng maayos kung anong direksyon ng trend ni market gamit ang MACD alone. Para maging profitable ang isang beginner or newbie trader, dapat ay laging nakaayon lamang sa market ang ating mga trades na gagawin. Kaya kakailanganin natin si EMA at dapat nakaset ito sa 200 length of period. Baguhin mo na din ang kulay kung saan ka mas komportable. Kapag ang price ay nasa itaas ng ating EMA, we can consider it as an uptrend. Tandaan, bibili lamang tayo kapag nagpakita na ng crossover si MACD below the histogram. Sa trades na ito, MACD is below histogram and meron na siyang crossover senyalis ito para sa atin para bumili o mag-go long na sa trade na ito. Ilagay lang natin sa ilalim ng pullback ng recent low ang ating stop loss. Kailangan masigit sa ating stop loss ang percentage ng ating take profit or yung ating TP. Para kahit malos tayo ng 1:1, profitable pa rin tayo dahil sa sineset natin na TP ay at least 1:1.5 pataas. Maraming iba't ibang klase ng pagsiset ng TP. Maaari kang magtanong kay Kuya Did sa FB if you want to learn more. Or pwede ka rin mag-comment din sa comment section para gagawa natin ito ng separate video. Magtingin pa tayo ng ilang halimbawa. Sa scenario na ito ay nagkaroon na naman tayo ng buy signal kung saan ay nag-crossover na naman si MACD sa ating signal. At nakita natin ito below histogram, kaya valid ang ating gagawin. Basta ugaliin lamang maglagay ng stop loss sa ilalim ng recent swing low para anytime ay maprotektahan ang ating mga trades kung sakali mang hindi pumanik sa atin ang direksyon ni market. Dito ang entry natin sa mismong crossover MACD, dito naman ang stop loss na nilagay natin at pwedeng hanggang sa 1:2 ang ating maging risk reward ratio sa trades na ito. Hanggang dito na muna mga Lodids. Hanggang sa muli, pwede mo rin panoorin ang iba pa nating video na nakalagay na sa ating playlist, especially yung previous video natin na sobrang ganda at napagbigay ng 80% win rate sa isa sa mga estudyante natin. Paalala lang Lodids, lahat ng ating inaaral dito ay hindi 100% na palaging gumagana dahil sa trading ay palaging merong win at meron rin namang loss. We are just playing the game of probabilities. As long as meron tayong sapat na risk management at tamang community katulad ng TDLC, kayang-kaya natin ito mapagtagumpayan sa tulong at awa ng Panginoon. Paalam muna sa ngayon, kita-kits po ulit tayo sa mga susunod pa nating videos.